Gusto mo bang hindi magdalawang isip si ex na makipagbalikan sa'yo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And shoutout muna sa aking dating manager, hello po kay Brad Obzena from Davao City and Vilma Ramos from Hong Kong and last ay bin Haji Daod from General Santo City. Hello po sa inyo, sa mga kababayan ko, hello po. And kung kayo, kung gusto nyo rin magpa-shoutout, huwag mahiya na mag-comment sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano hindi magdalawang isip si ex na makipagbalikan sa inyo. Kung hanggang ngayon ay mahal niyo pa rin ang inyong ex, ito ang inyong gagawin upang si ex ninyo ay hindi magdalawang isip na makipagbalikan, kontakin ka at suyuin ka na makipagbalikan ka sa kanya. Ito ang napakaganda mong gawin para si ex mag-init siyang muli, mag-init yung dati niyang pagmamahal or mag-init yung buong pagmamahal niya upang makipagbalikan sa inyo. And paalala din po sa lahat po ng mga nagko-comment po sa aking mga videos dito sa loob ng aking channel, huwag po kayo maniwala sa mga nagre-reply po sa inyo na dinadala kayo sa WhatsApp na tutulungan kayo dahil sila po ay mga scammer at ginagamit po nila ang aking pangalan. So mag-iingat na lang po sa lahat ng mga scammer po. So ngayon po, dito po ituturo ko sa inyo paano manumbalik ang init ng pagmamahal ng inyong ex kahit na si ex pa mismo ang nang iwan sa inyo or kahit pa ikaw mismo ang nang iwan sa kanya, wala po itong pipiliin. Kumbaga, kung iniwan ka man ni ex, gawin mo ito para iparamdam sa kanya na kailangan kanya, para iparamdam sa kanya na hindi niya kaya na mawala ka. Yung tipong pagbalik niya, ibibigay niya or ibubuhos niya ang buong pagmamahal niya sa inyo kapag ito ay inyong ginawa. Ito ay pwedeng gawin sa parehas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Siyempre sa ating babae at lalaki na magpartner and or mag-ex. And ito po ay pwedeng-pwede rin ito sa mga hindi pa magkarelasyon. Kahit hindi pa kayo magkarelasyon, matutunan kanyang mahalin or mamahalin kanya. And pwedeng-pwede itong gawin sa magkalapit at magka-LDR po. So ngayon po ay kailangan natin dito ng mga materials na ating gagamitin sa paggawa ng ritual na ito. So kailangan mo dito ng baso. Kailangan mo rin dito ng asin. Itong baso na ito, kailangan may lamang asin. Asin po na dapat po ay mapuno po siya ng asin. So, kailangan natin dito ng asin. So, ayan po ang ating kailangan. So, kailangan nating baso at asin. Siyempre, kailangan din natin dito ng papel. Kailangan natin ng papel. Kailangan din natin dito ng panulat, syempre, and kailangan natin dito ng isang butil ng bawang, at kailangan din natin dito ng buong or buo na paminta. So, kahit tatlong piraso po ng paminta, buo po ha. So, yun po ang ating kailangan. So, ngayon kapag ready na yung mga bagay or materials na ating gagamitin, ang isunod nyo pong i-ready isang inyong sarili. Yes po, lagi ko po itong sinasabi sa inyo na kapag gagawa kayo ng isang ritual, dapat po ay buo po ang inyong sarili sa paggawa nito. And kailangan na gustong-gusto ninyo itong gawin at wala pong dapat na nakakaalam. Dapat po ay mag-isa at wala pong makakadistract sa inyo kapag ginawa mo ito. Ngayon, kapag ready ka na, pwede mo na itong simulan. Ang gagawin mo lamang dito ay napakadali at napakasimple lamang. Dito po sa papel, isusulat nyo po dito yung pangalan at apelyido ni target or ni ex dito po sa papel. Isusulat mo po dito sa itaas po, pangalan niya at apelyido, at dito sa ibaba, isulat mo dito na mahal na mahal kita,
at hinding-hindi ka magdadalawang isip na makipagbalikan sa akin. Kumbaga, sasabihin mo dito or isusulat mo dito ang gusto mong sabihin para sa kanya na kung ano yung nararamdaman mo, ito yung isasabi mo dito at sasabihin mo dito na makipagbalikan siya sa iyo or makipagbalikan ka sa akin at hinding-hindi mo na ako papakawalan or hinding-hindi ka na makakawala sa akin kailanman. So isusulat ninyo, di baling marami yung isusulat ninyo. Ang importante po ay nanggagaling po ito dito sa inyong puso ang inyong mga isinulat. Ngayon po, kapag naisulat mo na dito, ang gagawin mo, kunin mo yung tatlong buong paminta, ilagay mo dito sa loob sa papel. At itupi mo lamang ito, kumbaga ibalot mo lamang yung pamintang buo dito sa loob ng papel. At kunin mo ang iyong baso na may lamang asin at ilagay yung papel. Dapat po ay nakabalot po talaga yung paminta dito at hindi po siya matapon. So ilagay mo dito, ibaon mo po yung papel na ito sa loob ng asin. So ibaon nyo po dito sa loob ng asin na nasa loob ng baso. Ngayon, kunin mo ang isang butil ng bawang. Kunin mo ang isang butil ng bawang at humiling ka dito. Hawakan nyo muna, humiling ka. Nasa pamamagitan nito, ako ay iyong tulungan na mararamdaman ka agad ng aking target na si pangalan at apelyedo. Sasambitin mo at sabihin mo na hindi siya magdalawang isip na makipagbalikan sa akin at hinding-hindi na siya makakawala kailanman. Ibubuhos niya ang buo niyang pamamahal dito sa akin at wala na siyang ibang mamahalin pa kundi ako lamang. Magmamahalan kami habang buhay at walang sino mang makakasira sa aming relasyon. Kahit anumang pagsubok ang darating sa amin ay hinding-hindi kami masisira. Kumbaga sasabihin mo na dito lahat na po ang gusto ninyo upang magiging masaya kayo sa inyong relasyon. Sabihin ninyo dito lahat po, and pagkatapos nito ay ang bawang na ito ibaon nyo pa rin dito sa asin. Ibaon din po ninyo dito sa asin kasama yung papel na iyong sinulatan ng kanyang pangalan at yung mga sinasabi po ninyo. Ngayon, pagkatapos nun, ito po ay humiling kang muli dito sa baso. Humiling ka dito muli, sasabihin mo pa rin ang gusto mong sabihin na nagmula po sa inyong puso. At pagkatapos nun, ito ay ilalagay nyo lamang doon sa ibabaw ng inyong altar. And sindihan palagi ito ng kandila. Sindihan ito ng kandila. Kung meron kayong pulang kandila, mas maganda nalagyan ninyo or sindihan ninyo palagi ng kandila. Pero kung wala kayong kandila na pula, maaari po kayong gumamit ng puti. So, itabi nyo lamang. Halimbawa, dito mo nakalagay ang baso tapos yung kandila dito sa gilid. So, ganun lamang po ang proseso. So, gawin niyo ito sa Tuesday and Friday po lamang. And pwede sa ibang araw kung nakikita ninyo na may sinag ang buwan. And magtatanong kayo kung ano ang gagawin nito pagkalipas ng 7 araw. 7 araw lamang po. Pagkalipas ng 7 araw, maghukay kayo at itapon ninyo doon yung laman nito. Ibaon nyo po, huwag nyo po isama ang baso. At hugasan yung baso para magamit sa normal na gamit sa araw-araw. So ayun po, kung may mga katanungan kayo, huwag mahiya na mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone! God bless us all!